a sense na totoo ang sinasabi ng mga taga KOJC. Hindi po nagtatago sa loob ng KOJC si Pastor Kibuloy. Sumuko po siya sa AFP, sa ISAP. Ito ang Wow Trending. Naging usap-usapan ngayon sa social media kung nahuli nga ba talaga si Pastor Apollo C. Kibuloy o sumuko. Sa post ni DILG Secretary Binhor Abalos Jr., ito ang kanyang sinabi na breaking news. Nahuli na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero sa press con, sinabi ni General Torre na hindi niya alam kung ano ang nangyari. Dahil kung nahuli itong si Pastor Apollo C. Kibuloy sa KOJC compound, ang daming mga vlogger doon na naghihintay sa labas at nakalive pa ang SMNI. Pero ang nakapagtataka ay hindi ito lumabas at hindi ibinalita ng SMNI News. Ay ang mga tao doon sa loob ng KOJC compound ay hindi nila alam. Kinumpirma ni Attorney Mark Tolentino na kusang sumuko si Pastor Apollo C. Kibuloy sa ISAP at hindi sa PNP. Pero dahil nga sa post ni Secretary Binhor Abalos Jr. na nahuli na daw si Pastor Apollo C. Kibuloy, nagkagulo ang mga netizen kung ano nga ba ang totoong nangyari. Nahuli ba talaga o sumuko? Ito ang larawan na ipinakita ni DILG Secretary Binhor Abalos Jr. sa kanyang Facebook. Nakasama ni Kibuloy ang kanyang abogado na si Attorney Torion. Umitim ang mukha at malinaw na palpak ang intel ni General Torre na nasa loob nga ng compound si Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero ang nangyayari ay pinapalabas ng PNP na sumuko si Pastor Apollo C. Kibuloy pero sa loob ito ng compound. Pahiya si General Torre sa heartbeat. Ang deal kaya ay hindi ibibigay si Pastor Apollo C. Kibuloy sa Amerika pero hindi ipapalabas ng SMNI kung ano ang totoong nangyari. Dahil matapos na ipinos ni DILG Secretary na nahuli na si Pastor Apollo C. Kibuloy, kapansin-pansin ang SMNI ang lahat ng kanilang mga channel ay hindi nila binabalita. Ayon pa kay Banat Bay na ang usapan ay dapat ay media blackout, pero dahil nga marami ang naglilik ng mga impormasyon, nalaman na hindi pala talaga nahuli ng mga pulis si Kibuloy. Dahil sa interview ni General Torre ay wala talaga siyang kaalam-alam. Ito na nga, magandang araw mga Banateros, at update tamang po. Marami po sa inyo nagtatanong kung totoo po ba na nahuli na, sumuko ba, ano ba talaga ang katotohanan sa gitna ng mga nangyayari ngayong oras na to. Ngayon po ay September 8, alas 7:43. So, kanina nga ho nag-post si Abalos na sumuko na daw si Pastor Kibuloy. Hindi po totoo yon. Ang totoo po niyan ay hindi po sumuko sa PNP kasi pinalalabas nila na nahuli daw or kung ano-ano man ang sinasabi nila. Hindi po nahuli ng PNP, hindi po sumuko sa PNP. Ito po yung sumuko sa AFP, sa sundalo. Okay? Particular na sa ISAP. Okay? So, ito po, linawin natin. Ang ISAP po kasi, pag nagtrabaho yan, tahimik yan. Sa kanila, sumuko si Pastor Kibuloy at sila po ay isosurrender po nila sa kapulisan bilang ukautusan ng korte. Kasi tandaan po natin, ang mga sundalo ay hindi po pwede makialam sa pagatingo sa mga korte-korte, eh dapat po nag-i-implement yan ang pulis, ang PNP. Kaya nga po ito lang, ay paalala lang po, lalabas dyan, bida-bida na naman si Abalos, bida-bida na naman si Marbil, at syempre ang yawang si Torre, bida-bida na naman. Pero isang ang katotohanan dito, napahiya po si Torre. Malino po, napahiya si Torre, at yan po ang sinasabi ng mga taga-KOJC. Kaya nga sinasabi natin, tagumpay. Tagumpay po. Anong ibig sabihin nun? Tagumpay in a sense na totoo ang sinasabi ng mga taga-KOJC. Hindi po nagtatago sa loob ng KOJC si Pastor Kibuloy. Sumuko po siya sa AFP, sa ISAP. Again, tahimik po ang ISAP. Na hindi po nila i-claim yan, hindi po nila sasabihin yan, dahil po sila ay simple lang magtrabaho. Pero kaya nga magandang nangyari kasi po sa ISAP, hindi ho ang mga taga-ISAP po kasi mga profesional. Yan po ay mga talagang nakita natin, hindi po dumanak ang dugo dahil sa kanila po dumaan. Pero kung kay Torre yan o di kaya kay Marbil, naku po, kita nyo naman kanina.
10,000 ang pinadalang mga kapulisan. Kung sa kanila po yun, malamang sa malamang, gulo na ho ang nangyari, madugo na ho. Ganyan to ang tanong ng iba. Sandali. Di ba dahil sa pagpe-pressure ni Tore, kaya sumuko si Kibuloy, si Pastor Kibuloy? Hindi po. Planado na po yan, sigurado ako, hindi ko pa po alam, sigurado ako na yan po ay planado na ni Pastor Kibuloy. Malamang sa malamang, hindi ko po ito personal na kaalaman ha, malamang sa malamang ay meron na po silang kasunduan before ng AFP o ng ISAP. Hindi natin alam. Pero for sure, sabi nga ni Pastor Kibuloy noon pa, hindi naman niya tatakbuhan ito. Sinasabi niya, sa tamang forum lang, sa tamang mga tao lang. Ang problema po kasi ngayon, kung dumaan po sa PNP yung pagsuko, hindi natin alam kung saan idediretso si Pastor Kibuloy. Diba sinasabi niya, mga Amerikano ang gusto magpahuli at Amerikano ang nag-utos sa kapulisan natin? Malamang sa malamang, kinuha na po siya at dinala na sa Amerika. Kaya nga po sumuko na lang sa sundalo. Sigurado, meron na silang kasunduan na hindi sila isusuko sa Amerikano. Yun lamang po ang gusto ni Pastor Kibuloy. Ibig sabihin, tagumpay po yung pinaplano ni Pastor Kibuloy na harapin ang kaso sa Pilipinas. Hindi yan ang issue. Ayaw lang niya na sa Amerika. Kasi sa Amerika, alam naman natin kung anong gagawin sa kanya. Malamang sigurado, baka palabasin na tumakas na ng laban dahil gusto siyang mawala ng Amerika. So ganito ang nangyari. Kaya tagumpay ito para kay Pastor Kibuloy. Dahil palpak po ang lahat ng intel nito ni Tore na nasa loob ng KOJC. Palpak po lahat ng pinagsasabi niya. Lahat ng paghuhukay niya, palpak. Totoo lang, nakakatawa siya kasi ground commander na walang kaalam-alam. Mantaki mo sabihin niya sa press, wala po akong alam dyan, kay Abalos, tanungin, o kaya tanungin niyo lang spokesperson ng PNP. Ibig sabihin, hindi po siya kasama doon sa inner circle na nag-uusap. Ganun Tore, walang kaalam-alam sa nangyayari. Ha, kita mo naman, pahiyang-pahiya ka dyan, wala kang kaalam-alam. Ibig sabihin po nun, isa kang payaso o clown, di ba? Tama ba ako? Tagalog ng clown is payaso? O, ganyan ka lang dyan sa PNP, isa ka lang clown, isa ka lang katatawanan. Isa kang araw-araw na opisyal na nagsisinungaling. Ikaw ang pinakapalpak na opisyal sa PNP. Binaboy mo ang imahe ng PNP dahil sa iyong walang kaalam-alam na intelligence. Naman takin mo, dinala mo ang lahat na resources dyan, ginastusan mo ng kung ano-ano, yung pala wala dyan sa loob. Anong tawag sa'yo? Katatawanan. Isang payaso. Isang clown. Hindi mo alam kung asa nang nangyari yung pagsuko. Di ba? Mas nalaman pa natin. Ako po, A1 ng information natin na sa ISAP sumuko si Pastor Kibuloy sa AFP. At, eto ha, abangan ninyo sa mga balita, hindi po palalabasin na sa AFP siya sumuko. Hindi po palalabasin sa ISAP siya sumuko. Kasi gustong maging credit ni Abalos ito. Dahil alam naman natin si Abalos tatakbong senador. So palalabasin nila kay Abalos sumuko. At ang AFP, tahimik po yan. Hindi po yan magsasalita. Professional po yan. Lalong-lalo na ang ISAP. Pag nagtrabaho sila, tahimik. Hindi po sila yung tipong nag-e-epal-epal. So, ito ho'y A1 information. Hindi po sa PNP subuko. Mahalaga po ba ito? Ito ba ay masasabi nating success? Ito po ba ay kaninong tagumpay? Hindi po ito tagumpay ng PNP. Uulitin natin. Ito po ang wish ni Pastor Kibuloy simula pa lang noon. Gawan siya ng sulat. Gawan ng parang kasunduan sa gobyerno na hindi siya isusuko sa Amerika. Dahil sabi niya nga, paulit-ulit, siya ho ay handang humarap basta sa justice system ng Pilipinas at hindi sa Amerika. Yan po yung kanyang pinaninindigan. Justice, dito lang ho sa Pilipinas, sa korte ng Pilipinas, wag sa Amerika. At malamang sa malamang,
ito'y aking opinion lamang, ito'y hindi pa facts, na mayroon na pong kasunduan si Pastor Kibuloy. Hindi ko alam kung kanino, pero malamang kaya po siya sumuko dahil yun po ang kanyang inaantay na kasunduan. So sa tingin ko yun, basahin ko lang po ang update kasi alam naman natin medyo by the minute ang update. Oh. Ayan, so ito na. Okay. Ayun, ay grabe, grabe. Dapat news blackout, pero yan ang usapan. Naku po, pabihira, oo, ng chief. At naku, patay tayo dito. Yung pala usapan daw. Etong si Abalos, anak ng wewe, nagbida-bida na naman. Oh. Nagtiwala ang board ng KOJC sa opisyal ng ISAP. Yan po ang totoo. Naku. Ito po. Ano ito? Grabe. Matindi po ito. Matindi hong labanan ho ito. Nako. Natindi. Naku po, sunod-sunod na. Eto na nga. So hanggang dito na lang po muna tayo. Hindi pa po tayo pwede magbigay ng detalye. Okay? Pagpasensyaan nyo na po. Ito lang muna ang ating update. Okay? Marami salamat po sa lahat ng nanood. Yan po ang official. Ano lang po ito? Update lang po ito galing sa akin at sa aking contact. Okay? So marami salamat po.